Si Mel Tiang, ang inyong kapusong totoo. Kahapon ay nasaksihan natin ang paghihirap ng mag-asawang John at Lovelyn sa pag-aalaga sa kanilang conjoined twins. Ngayong gabi, alamin naman natin kung paano nabubuo ang magkadikit na kambal o conjoined twins at kung meron bang magagawa ang isang nagbubuntis para ito ay maiwasan. Panoorin po ninyo. Hindi pa kaagad sila paghihiwalayin. Hindi kami sigurado kung ano yung extent ng pagkakadikit ng atay at saka puso nila. Sakaling lumabas sa resulta ng mga pagsusuri na walang ugat na nagdurugtong sa dalawang puso ng kambal na sina Jonah at Johanna, mas mataas daw ang pagkakataon na mapaghiwalay sila. Dagdag ng doktor, marahil ay taon daw ang bibilangin upang makumpleto ang mga pagsusuri at paghahanda kung sakaling maaaring operahan ang kambal. Ayon sa isang eksperto, may dalawang paraan kung paano nagkakaroon ng twins o kambal. Yung karaniwang twins, dalawang itlog, dalawang sperms. Kaya naghihiwalay nang walang problema. Pero pag nagsimula ka sa isang itlog at isang sperm, dapat nag-join sila at dahan-dahan magse-separate. Pero sa kaso ng conjoined twins, ang conjoined twins, umabot na ng 12 days after nag-unite, hindi pa sila completely nase-separate. Kaya paglaki nila, paglabas, makita mo may parte na dikit-dikit. Ayon kay Lovelyn, wala raw siyang iniinom na vitamins noong nagbubuntis siya, ni hindi rin daw siya nagpakonsulta sa doktor. Ang paniniwala ni Lovelyn na magkadikit ang kanyang kambal dahil sa kanyang pinaglilihan, mariing pinamulaanan ng espesyalistang aming nakausap. Sa bawat nagbubuntis, palaging gusto niya healthy baby. Pero sa pagkakataong ito, pag conjoined twins, wala kang masabing may kinain o may gamot na ininom o hindi ininom, kaya nagka-conjoined twins, wala kaming masabing ganoong rason o cause. Kasi napaka-rare eh, hindi pa siya naaaral talaga ng maigi. Isang ordinaryong araw ito para sa mag-ina dito sa ospital. Habang sa muling pag-uwi ni Tatay John sa kanilang kubo, matyaga niyang nililinis ang kanilang papag. Dito niya raw nais ihiga ang kambal. Umaasa siya na sa nananapit na panahon ay maaari na nilang maiuwi sina Jonah at Johanna. Humihingi po kami ng tulong sa mga nanonood sa amin ngayon. Sana tulungan niyo po kami. Sa kanilang doktor, mas makabubuting sa ospital muna ang kambal dahil sa kanilang maselang kondisyon. Sa amin pong pagbisita ay nagdala na rin tayo ng mga gamit, gatas at vitamins para sa ating kambal. Susubaybayan po namin ang kalagayan ng conjoined twins kung maaari nga ba silang isailalim sa operasyon para sila ay mapaghiwalay. Kinakailangan po ng kambal ang inyong tulong. Para po sa mga nais maghandog sa kambal, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan o magdeposito sa aming mga bank account o sa anumang sangay ng Cebuana Luwalier. Maaari din maglogon sa www.kapusofoundation.com.